Minsan, gusto niya si nasa Biblia. Minsan naman si wala sa Biblia. Paano mo lalabanan yun? Diba? Eh siya po ang may turo. Binasan niya yon para i-apply niya doon sa Zacarias 13:7 hanggang 9. Bakit? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po sa atin pong regular show, mga ka-U3. Ang atin pong ginagawa rito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga debates, at iba pa. But for this particular episode, I just would like to emphasize na ito po ay actually pinagbutuhan. Ang atin pong papanoorin ay pinili po ng ating mga U3 members, and it was a resounding po na pagboto sa ating episode na papanoorin ngayon, actually. Para po sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung parang selection process natin sa pagpili ng ating mga source video. So, tatlong paraan po yan. Ano po? Number one po talaga is depending on the theme. And number two is nakadepende po sa waitlist ng ating mga video request. At alam niyo po yan, mga ka-U3, yung mga nasasend po sa atin sa Facebook, ano po yung mga nagko-comment po dyan ng mga video links. So, part po yan ng nasa number two sa waitlist. And number three, of course, at times, we would ask the U3 members natin. Sila po yung ating mga supporters po talaga, mga hardcore po talaga ng mga fans natin. And then the result of the voting. So, yan po ang atin pong pipiliin po dahil po sa kanilang votation. Actually, ang title nito, Sagot kay Kapitan Kopya. So, ito ay for the first time gagawin natin na presentation ng MCGI, I believe. Pero ang host po ay si Brother Rodel at Brother Sunny, kung di po ako nagkakamali. This will be my first time watching this video. So, sa akin pong pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International, mga ka-U3. Kaunting paalala, hindi po ako maangaral, hindi po ako preacher, ano po, isa lamang po akong hamak na video reactor, kaya easy lang po sa mga nagbabash. Hindi po ako member ng MCGI, hindi po ako member ng iba pang mga churches, although what I understand, it's Members Church of God in Jesus Christ Worldwide, parang something ganyan po, no? So, it's MCGI versus MCGJCW. At tandaan po, dahil fair reactor lang po tayo, posible po na meron kong sasang-ayon yunan, meron din po kung hindi pagsang-ayon po sa ating mga source video. So, never po ako nag-endorse ng isang particular na reliyon. Never din po ako nagsabi na huwag nyo itong kaaniban. Something like that, mga ka-U3. And if everything is clear, let us watch this video together. Samahan nyo po ako. Let's go. Ituloy po natin ang ating pagsagot dito sa ginagawa pong panglalabo ni Willie Santiago na isang bagong sibol na sinungaling na mangangaral sa ating panahon. At ibig po namin ipagpauna sa inyo na kung susubaybayan yung buo itong ating ginagawang pagtalakay, ay makikita nyo pong pinatitibay niya ang kanyang samahan at pinipilit niya pong siraan ang kapatid na Soriano sa pamamagitan po ng purong-purong kasinungalingan, kapatid na Sunny. Kung papakinggan nyo po buo yung aming pong sagutan, eh marirealize nyo po kung sino po talaga nagsasabi ng katotohanan. At kung sino po talaga yung nanghihilot ng talata at nang lalabo ng mga salita ng Diyos sa Biblia. At kung sino po talagang nagpipili-pilipit ng mga talata sa Biblia para lang maipalabas yung kanyang nasa isip. Ano po? Kaya ang angyaya po namin sa inyo, mga kababayan, pagka po kayo ay nakikinig po sa sagutan ito, sundan niyo pong buo para po maunawaan ninyo ng mabuti ang aming pong talakayan. Kapatid na Rodel. Opo, at ngayon po ay atin namang bigyan ng pansin, kapatid na Sunny, yung tinutulan kasi natin siya doon sa kanyang paliwanag na yun daw Zacarias 13:7 hanggang 9, eh hindi raw natupad yon sa samahang inakay ng kapatid na Perez kung ano-ano na ang mga pinag-iimbento niya. Ngayon, nantutol natin sa kanya dahil lang sabi niya, eh yung pastor daw na sinaktan doon, eh ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ang sinagot natin sa kanya, ang ginamit na hula ng Panginoong Jesucristo, yung hanggang Zacarias 13:7 lang. Hindi naman kinuha ni Kristo at ginamit yung 13:8 hanggang 9. Diba? Dahil lang totoo, nung si Kristo ay mamatay, hindi naman natupad yung 13:8 hanggang 9 sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil ang paniwala kasi niya, yung 13:8 hanggang 9, malaking kapighatian yon, kapatid na Sunny, na magaganap pagkamatay daw ni Kristo. Ngayon, ang tanong natin sa kanya, aba eh, 2,000 taong mahigit na nakakalipas, hindi pa natutupad yung Zacarias 13:8. Sumagot siya, kapatid na Sunny. At ang isinagot niya, gumamit siya ng talata, yung 5:28 ng Juan.
Nanlabo na naman. Oo, nanlabo para na labuin naman niya yung 13:7 ng Zacarias. Oo. Patuloy hanggang 8 para pagduktungin niya yun, ano? Mm. Na yun ay magaganap sa ating Panginoong Kristo. Gumagamit siya ng talata para labuin yung 13:7 hanggang 8 nitong Zacarias. Oo. No? Eh, paano nyo ba nilabo ito, kapatid na Ronel? Ito po, gumamit po siya ng talata sa 5:28 hanggang 29 ng Juan, kapatid na Sani. Ang nakalagay doon, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun daw salitang at dyan, kapatid na Sani. Ang katumbas daw niyan ay 1,000 taon. Kasi doon nga naman sa Zacarias 13:7, pagkatapos ng 7, yung unang salita doon sa 8, at mangyayari. So may at doon. So kumuha siya lang at doon sa 5:28-29 ng Juan, kaya-kayan. Yung at ikadyan, e 1,000 taon ikayan. Mabubuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama, yun daw at dyan, e 1,000 years, bumasa pa sa Apokalipsis, kapatid na Sani. Ano ba masasabi mo? Ito po mga kababayan, isa pong na namang napakalaking lagim na kinakaalat sa YouTube nitong si Wilfredo Santiago. At kung magsalita po ito, akala mo nakasumpong ng napakalalim na karunungan sa Biblia. At kung magpatutsada po sinasabi niya, hirap ika, sabi niya, no? Siya po ang may turo na nakabasa ka ng salitang at, sa isip po iyon ay dire-diretso. Iyon ay walang pagitan. Meron pong nasa Biblia, mga kapatid, na salitang at, ang pagitan po, 1,000 taon. Yan po yung sinasabi niya sa kanyang video. At pinagbibintangan niya pa si kapatid na Eli, na sinasabi niya, mahirap po kausap yung ating mga dating kasamahan, yung ating dating tagapagturo. Kasi, siya mismo ho, walang disiplina po sa kanya. Ayan, minsan gusto niya ay nasa Biblia. Minsan naman siya ay wala sa Biblia. Yan po ang bintang ni Wilfredo Santiago. Which is, hindi po totoo yan. Dahil si kapatid na Eli po, sa tuwing nangangaral, lagi pong may batayan sa Biblia. At siya nga po ang original na pagka tinanong mo ang sagot, basa. Yan po ang lagi sinasagot ni kapatid na Eli pagka sa tuwing may magtatanong sa kanya tungkol po sa Biblia. Pero ito nagbibintang, na si kapatid na Eli Roy, minsan gusto na sa Biblia, minsan daw, wala sa Biblia, wala rin disiplina. Pero dito po makikita nyo po kung sinong walang disiplina at kung sino po talaga yung wala sa Biblia. Kung napasin po ninyo ito si Wilfredo Santiago, kung gumamit po ng mga talata sa Biblia, hindi naman po sinusuhayan ng iba pang talata eh. Walang disiplina eh. Bakit walang disiplina? Tingnan po ninyo kung paano niya idinuktong itong 13:7 hanggang 8 ng Zacarias para patibayin niya yung kanyang paniniwala. Susuhayan niya ng ibang talata. Tingnan niyo po kung may disiplina ito. Okay, before we continue there mga ka-U3, so mga hindi po nakakaalam, at malamang po sa iba actually, mas marami ang nakakaalam, na si Willie Santiago po ay dati pong taga-basa, tama po ba? And I have to guess na probably he used to be in a very high position po sa MCGI. And as a third party to what has happened, honestly, I could really say na nakakalungkot po, sa totoo lang, na yung mga dati pong mga kaibigan, mga kasamahan, hindi ko po alam yung story, ano? It's either tiniwalag or kusang umalis po si Brother Willie Santiago. Although I notice po paminsan-minsan may mga nagko-comment po na kung baga, yun nga po, na nanghinayang. And for others, of course, isang malaking kasayangan din, syempre. Dahil kung tutuusin, ilang dekada po talaga, ano, na nagsama po si Brother Willie, Brother Eli, of course. And I have seen old videos. Bata pa nga yung mga mukha ni na Brother Willie, something like that. And honestly, I think there is a pain there, mga ka-youthing, no, kung saan ang dati pong samahan, no, ay wala na. So, hindi ko alam kung ano kaya yung magiging line of thinking din coming from Willie Santiago. Will the thinking be that because we are an offshoot of MCGI, then we are better? Kasi ganun po kasi usually, ano, yung mga nangyayari po ng mga breakaway po coming from different sectors
sects. So meron po kasi kumbaga parang main branch yan kumbaga. And then all these other offshoots would be saying of course that they are the improvement of the previous na pinagmulan nila. Ano, previous na kung saan sila nag-break away mga ka-U3. So most likely that will be the line of thinking. So here, this program hosted by Brother Rodel and Sunny, definitely they are saying na mali ang perspective dito ni Willie Santiago. And they would try to rebut kumbaga ibabalik nila na hindi si Brother Eli ang may kumbaga sariling interpretasyon, ang walang disiplina. Definitely, they would be saying na instead, it is Willie Santiago mga ka-U3. Mga kababayan, so, tingnan po natin kung paano yung ipaliwanag. Mahirap po kausap yung ating mga dating kasamahan, yung ating dating tagapagpuro. Kasi siya mismo, walang disiplina po sa kanya. Minsan, gusto niya si nasa Biblia. Minsan naman si wala sa Biblia. Paano ko lalabanan yun? Diba? Eh siya po ang may turo na nakabasa ka ng salitang A. Eh, sa isip po, yun ay dire-diretso. Yun ay wala ng pagkita. Eh meron po nasa Biblia mga kapatid na salitang A. Ang pagkitan po, 1,000 taon. Sige pong nabasa ka nga kapatid. Juan, 5:28 hanggang 29. Ito po mga kapatid. Yung at yan, 1,000 taon ng pagitan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga salibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan, dalawang klase po ang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli ng mga mabuti at pagkabuhay na maguli ng mga gumawa ng masama. Di ba? Eh, sa Biblia mga kapatid, ilang taon ba ang pagitan ng pagkabuhay na yan? Di ba? 1,000 O yan, nadinig niyo po yung kanyang pagpapaliwanag. Meron siyang itinuturo ngayon na yun daw at kapatid na Sunny, eh nangangahulugan yun ng 1,000 taon. Kaya binasan niya yun para i-apply niya doon sa Zacarias 13:7 hanggang 9. Bakit? Kasi nung mamatay nga naman ang Kristo, ang tagal-tagal na ng panahon kapatid na Sunny, hindi pa nagaganap yung malaking kapighatian na sinasabi niya. Na yun daw ang apoy na pangdalisay dun sa nakasulat sa 13:8 hanggang 9. Gumamit ngayon ng sitas para i-justify niya yung haba ng panahong lumipas na hindi nagaganap yung kadugtong nung hula nung mamatay ang Panginoong Hesukristo. Gumamit ng sitas para patunugin na yung at dun eh mahabang panahon. Pero definite yung sinabi niya, 1,000 taon. Eh, 1,000 taon na ba nakakalipas? Eh, may 2,000 taon na kapal na rin. Eh, 1 at lang naman nakalagay doon ah. Oo nga eh, dapat sana. 2,000 taon yun, eh, nakalagay sana sa Zacarias, at mangyayari. Tapos ganun, di ba? Ito talagang makikita mo kung paano nilalabo yung talata ng Biblia kapatid na Rodel eh. Dahil ang Biblia kasi, pagka gumagamit ng numero at bumabanggit ng mga hula, mga taon o mga araw, mga bilang, eksakto po yan, mga kababayan. Hindi po pwedeng magkamali yan. Kagaya po ng nakasulat sa Biblia, nang mamatay ang ating Panginoong Kristo na sinasabi, 3 gabi, 3 araw, mabubuhay siya maguli. Pagkatapos siya mamatay, pagkalibing. Oo. Diba? Eksakto yun, 3 araw na buhay. Walang labis, walang kulang. Nung sinabi ng Diyos na uulan sa lupa, ano? Nung panahon ni Noe, na 4 gabi, 4 araw, eksakto yun. Umulan. Diba? Pag sinabi ng Biblia, 1,000. 1,000 talaga. 1,000 yun. Oo. Diba? Dapat eksakto magaganap yan. Pero itong kay Kapitang Kopya at Kapitang Wento na walang wenta, sinasabi niya na yung Zacarias 13:7 hanggang 8 na merong salitang at ano doon sa pagitan ng versikulo, eh 1,000 taon daw yun. Eh kung 1,000 taon yun, eh bakit 2,000 taon na hindi pa nagaganap yun? Yan. Di ba? Oh, hindi mo malabo yan? Ha? Kapitang Kopya?
O, paano mo sasagutin ngayon yan? Kaya nga ikaw, nung ipaliwanag mo yan eh, namimilipit ka eh. Mm. Bakit ka namimilipit? Eh kasi, nung yan i-explain mo na, hindi mo mabanggit na after eh, ng pagkamatay ng Panginoon sa Kristo, 1,000 taon. Oh. Ang panahon na dapat na dumaan para mabuhay. Kundi ang sinasabi mo, yung dalawang salita doon, hindi sila makapaniwala na yung 37, no, ay kalugtong din po ng 89. At mangyayari, yan po yung mangyayari sa hinaharap. Kaya bibilang ka talaga ng mahabang panahon dyan. Kaya ho, yung dalawang nagsalita doon, hindi sila makapaniwala na ang Zacarias 13:7 ay karugtong din ng Zacarias 13:8-9. At mangyayari, iyan po ay mangyayari sa hinaharap. Mm-hmm. Kaya bibilang ka ng mahabang panahon. Ayan. Gano'ng kahaba? Gano'ng kahaba? Ba't di mo sinabi eksaktong haba? Oh. At sinabi mo lang, bibilang ka ng mahabang panahon. Hindi mo sinabing bibilang ka na 1,000 taon. Bakit? Hindi ka tatama eh. Oo. Oh, lagpas na eh. Di ba? Lagpas na eh. Oh, hindi ba may daya yan? Di ba hilot yan? Oh, bakit sinabi mong bibilang ka ng mahabang panahon? Bakit hindi mo pinangatwiranan na bibilang ka na 1,000 taon? Dahil yun ang sinasabi mo na yung at ay 1,000 taon. Oh, di ba? Oh, ay di sabit ka yan, kapatid na Ronel, di ba? Okay, before we continue here, I really appreciate this show dahil ano to eh, parang nakikita ko po na extension po ito ng mga Bible study at saka Bible expositions ni Brother Eli. And I do remember, you know, probably this is like mid-2000s or 2010s mga ka-youthy. I do remember na may mga show din po na iba't ibang segment sa UNTV na I'm thinking it's affiliated with MCGI. May mga, ano pa nga eh, programs na pangbata, something like that. So I actually like that. But going back, this kind of approach no ng show na ito, I really appreciate it dahil very technical po mga ka-U3, ano. And these kinds of formats, mga ka-U3, yung merong dalawang host, I really find it interesting dahil nga po, merong exchange ng ideas. And kumbaga parang meron kang kasama habang sinusuri mo nga yung mga sitas and try to analyze kung which is the correct one. Although, I really wanted to know, bakit kinakailangan ng 1,000 years na i-add doon sa pagbalik nga ni Jesus Christ as to the perspective of Brother Willie? Anong essence nun? And well, we don't see it yet here. I hope yung mga host po ng show na ito, sina Brother Rodel at Brother Sunny, will try to let us understand bakit yan ang pinupush ni Brother Willie, which is of course different from what Brother Eli has preached, you know, as to the idea nga po ng 1,000 years. So what's the motivation? Is it just because he wants to have a variation and to say na magkaiba kami ng paniniwala kumpara sa dating tagapagturo ko? And also, I find it fascinating na yung pag-refer ni Brother Willie Santiago kay Brother Eli is yung dating tagapagturo. I think that was his exact phrase and I appreciate that. I think it shows na yung respect na binibigay niya kay Brother Eli. Although like what I said though, the trajectory of these kinds of sects na nag-break away from another would surely be a revised and improved quote-unquote version of the previous one. Talagang sabit yan kapatid na Sunny kasi umiimbento lang eh. Pinipilit niyang pakahuluganan yung talata ng maling pagpapakahulugan. Kaya hindi niya malaman ngayon kung saan siya pupunta. Ayun. Akala ko naman eh, sasagot ng may sagot talaga. Aba eh, binanate 1,000 taon. Eh yung 13:7 hanggang 8, kung ilalapat mo sa kanyang paniniwala, wala na. Lapse na yung 1,000 taon niya. Expired na. Yung niya sinasabi. Diba? At ang nakalagay naman noon, maliwanag naman. At lang. Oo. Hindi naman at. Ako? Wala ito. Talaga ito si Kapitang Kopya, oh. Eh, paano pangangatwiranan ngayon yan? Kasi may hilig kang magduktong ng mga talata-lata na hindi naman magkakaduktong. Kagaya nga na sinabi ng nakaraning kapalit na Rodel, eh parang yung buntot ng elepante, dinuktong mo sa daga, hindi ngayon makausad itong daga sa laki ng hinihila niya buntot. Ganyan ka, hindi ka makausad-usad. Di ba? Oh, hihintay namin sagot mo dyan. Paano mo pangangatwiranan yan? Ha? Ngayon, sinasabi mo na para bang ito, kapatid na Rodel, yung at daw dyan, eh paliwanag daw yan ni kapatid na Elri 1,000 taon. Which is yun naman ang pinaniwalaan niya. Oh. At pinaninindiganan niya ngayon. Mm. Diba? Oh. Oh, na yung naituro sa kanya, dito, sinasabi niya, eh nakalimutan niya na ika, na siya ikaw may turo. Na yun naman ang tinanggap mo ngayon at yun naman ang pinakatwiranan mo. Oh.
Ayan. Pero for your information, ano, at sa mga kababayan natin nakikinig, hindi si kapatid na Eli may turo niyan. Tama. Hindi si kapatid na Eli. Eh, sino may turo niyan? Kapatid na Rodel? Si kapatid na Perez. Si kapatid na Perez. Oo. Panahon pa ni kapatid na Perez, eh, yan ang turo niya. Na yung atyan ay 1,000 taong kapatid na Rodel. Na yun naman ang pinaniniwalaan mo ngayon. At pinaninindigan niya dahil yun ang pinangangatwiran niya, kapatid na Sunny. Oo. Tinanggap niya yon. Oo. Pero, hindi yun ang turo ni kapatid na Eli. May turo si kapatid na Eli. Hindi yan. Sa talata na yan. Sa 5:28 hanggang 29 ng 1. At di mo na nadinig yon dahil tiwalag ka na rito. Ano? Nang ituro yan sa kapatiran ng kapatid na Eli Soriano. Oo. Wala na siya rito. Wala ka na rito noon. Yan yung turo na nadinig mo nung nandito ka pa, nung hindi ka pa natitiwalag, na ngayon ay ginagamit mo. Pansinin niyo po kung gaano katuso itong si Willie Santiago. Tutol ng tutol kay kapatid na Soriano, tutol sa ating samahan. Pero pagka wala nang maipandepensa, kapatid na Sunny, eh gumagamit na siya nung kanyang natutunan. Dito. Dito. Nung nandito pa siya. Mm-hmm. O ngayon, ang ginagamit niya ngayon, yung daw salitang at dito sa 5:29, kapatid na Sunny, ng Juan, eh 1,000 taon daw ang pagitan. Yun ang kanyang ipinangdidepensa. Doon sa tanong natin, bakit napakatagal na ng pagitan nung 13:07 kung kay Kristo natupad yon, bakit yung 8 hanggang 9 hanggang ngayon wala pa? Yung malaking kapighatian, 2,000 taon na nakakalipas. Ang ginamit niya, yung at daw sa 5:29, eh 1,000 taon daw ang pagitan, kapatid na Sunny. Napalpak pa rin. Bakit? 2,000 taon na nakakalipas. Hindi pa nagaganap yung kasunod nung 13:07 kung kay Kristo naganap yun eh. Tapos sa Israel naman magaganap yung 8 hanggang 9 sa malaking kapighatian pa. Lagpas na. Di po ba? Dapat mapansin natin yon. I just have to clarify mga kayuthi sa inyo po, ano, maybe I have misheard it, but what I heard with the explanation of Brother Rodel, yung paniniwala na yung word na at ay 1,000 years, ito po ay hindi galing daw po sa turo ni Brother Eli, pero nanggaling sa turo ni kapatid na Perez. And alam po natin na mentor po ni Brother Eli, ano po, ang kapatid na Perez. And if Brother Willie was already out of the church nung tinuro ito ni Brother Eli, so ibig sabihin po pala, for a couple of decades din, what was taught by Brother Nicolas Perez. And if that was not true, so ibig sabihin, binago ni Brother Eli yung pagkakaintindi. Tama po ba yung interpretation mula sa kay kapatid na Perez? So, would it be safe to say then that after Brother Eli, everything now na interpretation as he preached, absolute na po ba yun para po sa Church of God? Or is it possible na ang susunod na naman na henerasyon ng preacher after kay Brother Eli, like for example, for Brother Daniel Razon, is it possible then na he may spot falsities or let's say misinterpretation and he would have his own interpretation na naman po? So I am curious about this. Like, is there a line drawn na after kay Brother Eli, hindi na natin kailan pa babaguhin dahil yung kay Brother Eli na na-interpretation ang ating susundin perpetually? Actually, sa iba po kasing mga reliyon, ano po, meron pong ganun parang sanggunian na over time, their perspectives or interpretations may have changed. Ano, depende po siguro, for example, sa lipunan, sa standards ng kultura, sa globalisasyon, may mga ganun po na mga reliyon na kumbaga nag-a-adjust po sila at may mga interpretation po sila na considered as obsolete, kumbaga ano, kaya nababago. That's why I was asking, sino ang may kapangyarihan na mag-change ng interpretation in a particular na paniniwala for the longest time, mga kayuthri? Something like that. Because the reality is, humans as we are, we really make some mistakes. At least that's my perspective, mga kayuthri. Ngayon, eto, yung sinasabi mo na yan, na at eh ang pagitan eh 1,000 taon eh merong itinuro ang kapatid na Eli nung wala ka na dito, tiwalag ka na, ito hindi mo na ito narinig. Mm-hmm. Eto ngayon ang tutulan mo. Mm-hmm. Na yung 5:28 hanggang 29 yung at yan eh hindi 1,000 taon yan, hindi mo na narinig ito eh dahil tiwalag ka na eh. Yan ang sama, kapatid na Sunny, pagka umalis ka sa katotohanan. Kumbaga, yung pagpapatuloy na sikat ng liwanag, wala ka na. Hindi mo na masasagap yon. Ngayon, eto tutulan mo. Wala ka na nung maituro ito. Yung 5:28 hanggang 29 ng Juan, yung at yan, hindi 1,000 taon. Bakit? Balikan natin ang 5:28. Eto po ang sabi ng Kristo.
huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Sabi ng Biblia, kapatid na sani, lahat ng nangasalibingan. Lahat. Lahat na yan. Tandaan natin, pag sinabi ni Kristong lahat, lahat nga yun. Diba? Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Ano mangyayari? At magsisilabas. Sino yung magsisilabas? Yung lahat ng nasa libingan. Kapatid na sani, makakarinig yun ng kanyang tinig, yung lahat ng nasa libingan. Magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Sabay yan. Sabay. Walang pagitang 1,000 taon dyan. Yan ang hindi mo na narinig. Hindi niya narinig. Tutulan mo. Kaya itong si Willie Santiago, invento lang naman itong kanya eh. Kahit i-apply mo rin yung sinasabi niya kapatid na Rodel na 1,000 taon, hindi tatama. No? Oo. Sa kanyang pangangatwiran, kung yung at dun sa 13:8 ng Sakarias, 1,000 taon, hindi tatama yon. Kapatid na Rodel. Oo. Kahit saan mo daanin sa kwento niya, at sa tunay na kahulugan na sinasabi ng Biblia, hindi siya tatama kahit saan eh. Wala talagang tama ito. Kaya walang tama eh. Bakit? Madilim na po kasi isip nitong taong ito eh. Mga kababayan. Hindi na ito makakaano dahil nga, tiwalag eh. Pagka tiwalag ka, palagay ko, hindi palagay. Kahit maadinig mo pa ito, hindi mo na maintindihan dahil bulag ka na eh. Ibang kapatid na rin din? Oo, kaya dito po sa puntong ito, kapatid na Sani, wala yung kanyang pangangatwiran na gumagamit ka pa ng at 1,000 taon. Hindi pa rin lalapat dahil 2,000 taon na nakakalipas. At ngayon, yung naituro sa aming hindi mo na narinig, yun ang tutulan mo. Yung at na sinasabi mo 1,000 taon, hindi 1,000 taon yun. Sabay yan, kapatid na Sani. Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Hindi sinabing ang lahat ng nangasalibingan na makaririnig ng kanyang tinig. Hindi. Oo. Definite. Lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang nagsigawa ng mabuti, sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama, sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Sabay yan. Yan ang tutulan mo. Na naituro sa amin, hindi mo na narinig dahil tiwalag ka na sa pagsasama-samang ito. Yan po ang dapat nating maintindihan. Tutuloy po tayo, kapatid na Sani, dito sa kanyang mga ikinakalat na lagim sa ere. Okay, mga kayuti, so dyan po nagtatapos ang ating maiksilang pala ano, na episode po patungkol nga sa kanilang pag-criticize, pagpuna sa mga turo dito po ng MCG-JCW, which is, sa mga nakakaalam po or sa mga hindi man, is actually a kind of offshoot, ano, nag-break away yan. Dahil alam niyo po na matagal din po na reader, na tagapagbasa, and I actually don't know ano pa yung parang position ni Brother Willie dati po sa MCGI, pero I'm very sure na it's very important position dahil isa po dati sa mga pinaka-visible and I would say trusted, no, dati na reader nga po ni Brother Eli Soriano, mga ka-U3. And here, what they're analyzing is yung interpretation nga ni Brother Willie patungkol nga sa word na at ang pag-interpret dito ni Brother Willie is 1,000 years, ano po. And they are saying si Brother Rodel and Brother Sunny na hindi. And hindi ang turo ni Brother Eli, kundi yan ay turo pa ni Brother Nicolas Perez, mga ka-U3. Which really brings me to the question. Dahil actually, gusto ko pa nga yung euphemism, ano, yung other phrase na ginamit dito ni Brother Rodel. Pagpapatuloy ng sikat ng liwanag. Ayan, euphemism for changing the understanding or interpretation of a particular verse, mga ka-U3. And dito po sa ideya ng pagpapatuloy ng sikat ng liwanag, dahil nga po magkaiba yung interpretation ni Mr. Perez at Brother Eli, as mentioned here on this program, what is the process for MCGI in changing the interpretation of a particular verse, mga ka-U3? Sinabi ko na rin po kasi, sa other faiths, sa other sects, sa other religions, may ganun po kasi na parang sanggunian, na kumbaga, a group of people deciding whether or not we should change a particular interpretation o ano yung mas mabuti at mas tamang pag-intindi ng isang particular na sitas, mga ka-U3. And also, as I was watching this video, na-clarify po sa akin na tiniwalag po pala, no, si Brother Willie Santiago. I don't know
know the reason for that. I don't exactly know the reason, so maybe some members of the Church of God could comment down below. Which brings me to another question. Dahil very trusted, he used to be a very valuable po na member ng MCGI. Ano po yung proseso din ng pagtitiwalag ng mga ordinaryong membro? Or for this case, a valued member, no? Na talagang nasa taas, I have to say, mga kayu-3, si Brother Willie. What was the process? And will there be a chance na pwede siyang bumalik sa MCGI, mga kayu-3, sa ideya po ng pagtitiwalag? Dahil, well, we are forgiving and we are benevolent, mga kayu-3. And what can you say also about the other arguments or other biblical interpretations, quote-unquote, ni Brother Willie? So, kung nagustuhan niyo po yung ganito pong uri ng content, dahil it's our first time doing this sa isang preaching po ni Brother Willie Santiago, maybe you can comment down below ano pa yung mga pagkakaiba ng offshoot na ito. Dahil yung pangalan pa lang, actually, almost very similar, no? MCGI and then MCGJCW, mga kayu-3. Yan naman po yung kay Brother Willie Santiago. And if you like these kinds of contents, mga religious discussions, mga religious preachings, expositions, you already know what to do, mga kayu-3. Kung ikaw'y baguhan, click subscribe here. You can watch this video here and also you can watch this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.